What's up mga kapatid at welcome back na naman sa ating Facebook page at YouTube channel. So isang mapagpalang araw po sa ating lahat, no? So ayun, maulan, no? Meron tayong bagyo ngayon. September 2, no? So kakapasok lang ng September, yan, kakapasok lang din ng bagyo, no? So maulan, kaya gawa muna tayo ng video dahil hindi tayo nakapasok sa ating trabaho daw. Gawa ng may bagyo nga. So, thanks God kasi okay na ulit yung ating YouTube channel, no? So, nagawa natin ng paraan kahit na walang tumutulong sa atin, no? So, ano lang, research lang tayo kung paano yung gagawin. So, ayun, sa awa ng Diyos, naging okay naman na siya, no? So, sa video ito mga kapatid, gusto ko lang i-share sa inyo yung dalawang bagay na nabili ko sa aking pagkatrabaho, no? So ito ay equipment para sa aking pag-vlog at sa aking home recording, no? Yung mini home recording, no? So ito yung una kong nabili. So nabili ko to is 2022. Hindi ako nagkakamali. Ito ay isang condenser microphone at ang brand niya ay Samsung, no? At ang kanyang pangalan ay Samsung CO1 condenser microphone. Yan. Condenser microphone. Personal for recording vocals, acoustic instrument, or kahit ano pa, no? Basta ano siya, microphone. Iba yung condenser microphone sa dynamic microphone. Yung dynamic microphone po, yun po yung ginagamit natin kapag tayo ay nagbibideo, okay, no? At itong condenser microphone ay ginagamit para sa home recording or live streaming. At ito naman po ang aking nabiling audio interface. So nabili ko lang siya nitong August lang, no, bago ako mag-birthday. So pa-birthday ko to para sa aking sarili, no? Dahil pinayagan tayo ng aking asawa na mabili yung bagay na to. Yun, nagpapasalamat tayo sa Diyos kasi ito yung pag-gift niya sa akin. So, ang audio interface ay ginagamit pang-connect sa ating laptop or PC, no? Ito yung nagpapasok ng vocals or audio papunta ng PC. At importante na meron tayong ganito, no? Para mas maganda or quality ang ating audio or ating vocals na pinapasok sa ating PC. Yung PC natin, meron yan naka-built-in na sound card. Ang kaso nga lang, hindi siya ganun ka-quality kasi mababa lang. At ang audio interface ay nagbibigay ng quality. Kapag magre-record tayo or gagawa tayo ng video, gamit ang ating PC, no, or laptop. So, ito, matagal ko nang gustong bilihin. Since 2020 pa, no? Kasabayan pa ng Samsung, no? So nag-start akong mag-build ng home recording or studio recording is 2020, no? Yan, no. Yan yung isang pangarap ko. So goal ko 'yan sa aking buhay. At 'yun, sa awa ng Diyos, sa pagsisikap natin, no? Nabili na natin. Kasi yung unang mic ko, kauna-unahang microphone na nabili ko sa Lazada, BM800, no? So, nauso yun nung 2019 hanggang 2020. Kahit naman hanggang ngayon, meron pa rin gumagamit nun. But, siyempre, sa, ano natin, sa paggawa natin ng mga video or vlog, mas kailangan natin mag-upgrade, no? Mas maganda, mas quality. Siyempre, hindi naman siya ganun kamahalan. Hindi siya kagaya ng mga ibang audio interface at condenser microphone na talagang mamahalin, no? So ito ay ang presyo nito dati 2022 or 2021 nasa 3K pa siya, no? So mahal, napakamahal pa ng kanyang presyo ngayon noon. At ito rin naman nasa 4,000. So nabili ko siya 2022 nasa 2,000 plus lang, no? Nasa 2,800 or 2,900 ata yun. Hindi ko lang masyadong matandaan.
Ito nabili ko to 2022 last December or November ata. Ito naman, ang presyo niya ngayon, talagang murang-mura na. Kaya kung may pagkakataon kayong bumili, bumili na kayo. Kasi ang presyo niya ngayon nasa 1K plus na lang. Nasa 1.1 na lang siya. Dati kasi nasa 3K or 2K plus to, no? So yung performance nito, masasabi natin na high quality, no? Parang ano siya, kasing taas siya ng Focusrite. Ganyan ka ano yung quality niya. Kaya kung bibili kayo ng Focusrite, eh dito na kayo, mas mura pa at same lang din naman ng quality. Ito lang yung may endorse ko sa inyo, no, sa lahat ng nagbi-build o bumubuo ng home recording, no. So, naipakita ko na to nakaraan, i-unbox ko na. So, ipapakita ko lang siya ulit kung ano yung kanyang tsura. So, open natin. Siyempre, laging una niyan, manual, no? Pero hindi naman natin masyadong ginagamit yan. Ano siya, cord. Cord yung pang-connect sa kanyang sa PC or sa laptop. Maganda yung lagayan niya kasi nakabalot siya ng plastic. Na parang silver. Tapos, ano siyang sticker. Ang kagandaan kasi dito, mga kapatid, kaya nagustuhan ko itong audio interface na to. Meron siyang jack sa likod. Yung karamihan ng audio interface, walang ganito. Meron siyang input tsaka output. So, pwede mo siyang gamitin sa pagbablog, kagaya nito. Nag-vlog ka, pwede mo siyang gamitin. Kagaya ng output, lalagyan mo lang siya ng jack na may 3.5, tapos i-connect mo siya sa cellphone mo, tapos microphone, condenser microphone na gagamitin mo sa pag-vlog mo, at sobrang clear at linaw pa. So, itong output naman ay para sa speaker, no? Or pang-connect sa mixer, ganun. At ito yung pinaka-main. Main pang-monitor. Ayan. At dito naman sa likod, meron siyang phantom power switch at PC, no? Ito yung sa cord niya. Yung pang PC cord niya ay kagaya sa printer. At meron din siyang micro USB. Ayan, kung sakaling hindi mo siya gamitin sa computer, gusto mo lang siyang buhayin, ayan, pwede mo siyang gamitin. At sa harap, syempre, ayan, meron siyang 2-channel. At ang kagandahan dito, meron siyang ice, ayan, para sa instrument, kung sakaling gagamit ka ng instrument. Meron siyang knob, para sa gain, volume niya. Pwede mong inaan, pwede mong lakasan, at output, at para sa headphone. Ayan, meron siya ditong loop. Kung gusto mong ma-record din yung galing sa input, papasok dito, ma-record din siya, basta open mo lang yung loop. At, syempre, meron siyang sensor. Ayan. Kapag ka umiilaw, na nagsasalita ka, ibig sabihin gumagana siya. At, yung kanyang jack ay 6.5, no? Yung ginagamit sa mic na condenser mic. Dynamic mic. Ganun yung kanyang jack para sa headset. O headphone. Yan. Ganun kaganda yung kanyang build. Tapos, metal siya. Hindi siya plastic. No? Kaya maganda siya. So, yung aking dating audio interface na nabili ko. Maliit lang siya. Yan. So, ito ay Mosley D222A. So, ang price nito ngayon ay nasa 4,000 pataas. So, ito, talagang solid din itong audio interface na to. Ang problema nga lang kasi, nung nabili ko siya, ano kasi ito eh, second hand na nabili ko. Parang nakipagkita lang ako. Tapos, nagamit ko siya almost 1 to 3 months lang ata. De, hindi na agad gumana yung kanyang XLR cable, no? Hindi na gumagana yung mic. Hindi ko alam kung anong nangyari. Basta more than 3 months ko lang siya nagamit at hindi ko na siya nagamit. So nagagamit ko pa naman siya. Parang ang ginagawa ko, kinukonnect ko sa input galing sa mixer. Tapos yung pinaka connector niya papunta ng PC. Parang ganun ko lang siya nagagamit. So ang dami kong kailangang equipment. Kaya yun, makabili tayo ng audio interface. Hindi natin kailangan ng mixer, hindi natin kailangan to. No? So
baka ipamigay na lang natin to sa mga nangangailangan. Ayan, no? So, papakita naman natin yung ating condenser microphone. Condenser microphone. Samsung C1. So, maganda yan. Naka-build talaga yan. Meron siya lagayan na case. Na parang plastic siya. Yeah, syempre, dyan nakalagay. At talagang safe na safe yung mic na yan dahil meron yung pump sa loob. Itong mic ko, nilagyan ko siya ng sticker. Tapos tinanggal ko. Nag-mark na siya. Ayan. Nag-mark na lang yung sticker. Pero madali lang tanggalin yan kapag ginusto kong tanggalin. So, itong mic ko ay nasa 2 years na siya, no? 2 years ko na siyang ginagamit, no? Thanks God. Na-provide natin siya. Mabigat to. Misto kagaya ng ibang microphone na magaan. Kasi pure ano to? Aluminum. Yung ano na to? Samsung C01 na to. At meron pa tayong isang mic dito. Ito yung ginagamit natin pag nag-vlog tayo. So, ito yung medyo mura na condenser microphone, no? Ayan. UA87 condenser microphone. So, ganito yung mic ni Skastakli, pero quality yun. Ito kasi China lang. Pero ito, solid to. Kasi ang price nito ay nasa 4,000 pataas. Pero nabili lang natin siya ng 2K megit kasi sale. Siyempre, ayan yung kailangan natin abangan kapag bibili tayo ng isang product or equipment na gusto natin. Dapat makuha natin yung sale para mas makamura tayo. So, ito lang guys, ang ating video sa araw na ito. No? So, sa lahat ng mga nangangarap at gusto rin makabili ng ganitong bagay, siyempre, kailangan natin pagsikapan yung pag-ipunan. No? At yung aking headset pala, no? So, medyo naluma na siya. Samsung din to na headset. Ganito yung pang-recording talaga na headset. Kaya kung bibili kayo ng pang-recording, siyempre doon na kayo sa solid. Pero kung wala talaga, pwede naman sa mumurahin lang muna. Pero kung talagang gusto ninyo solid na agad, pag-ipunan nyo na lang. Kasi sayang din naman yung ipamili nyo sa mumurahin, tapos bibili rin kayo ng maganda. Parang pag-ipunan nyo na lang para isang bilihan lang, di ba? So, nag-start ako talaga na maka parang nainganyo ako sa pag-build ng home recording. Gawa ng mga tropa ko dati. Gumagawa kami ng mga rap . Gumagawa kami ng mga kanta. At nasabak ako sa isang on the spot na rap session, no? Yung rap recording. So medyo nahirapan ako dahil hindi ko masyadong kabisado yung binigay sa akin na lyrics. At nakita ko kasi yung studio ng pinag-recordan namin. Ganda. Shoutout kay Boss Daming, no? So, yung pinag-recordan namin doon. Daming Sound. So, yun lang mga kapatid. Salamat. At monetize na ulit tayo. Kaya, ayan, upload na naman tayo ng ating video. Naway, tumigil na yung ulan, no? At gumanda yung panahon bukas dahil kailangan na natin mag-work. September na, no? Ilang months na lang, Christmas na. Papasko na naman, no? Magkatago na naman tayo sa ating mga inaanak. Pero joke lang, no? Sa pagkakataong ito, sana naman, makapagbigay tayo sa mga inaanak natin. Hindi natin sila mataguan. So, ayun lang mga kapatid. Maraming salamat sa lahat ng walang sawang sumusuport kahit na kung ano-ano lang yung video yung ina-upload natin. No? So, thank you. Thank you. Thank you. So, ayun lang. God bless everyone.